sa pang napakalaking potential na YouTuber itong si Juan. Sherwin Ventures, okay. Bago ang lahat, bilang suporta sa inyong YouTube search, huwag kaligtaan mag-type ng Sherwin Ventures. At yan ang channel natin, click mo na rin para papunta sa home. At huwag kaligtaan mag-subscribe, hit mo na rin ang bell at all para palaging updated sa ating uploads. Mga ka-ventures, kumusta kayong lahat dyan? Welcome back again sa ating munting tahanan. Sherwin po ang inyong lingkod. Alright, so marami naman tayong pagpupulsuhan today. But before ang lahat ay batiin muna natin ang ating mga new subscribers sa inyong pag-subscribe sa ating tahanan, sa ating mga subscribers na masisipag magkomento at syempre masisipag na mag-participate sa ating alikain na ibandira ang Tatak Pinoy sariling atin. Mega mega love shoutout sa inyong lahat dyan, sa ating Fabunan Doctors, sa ating SMM na always na talagang inaabangan ng ating mga solid supporters. Okay, so dito na naman tayo sa ating vlog for today. At bago ang lahat, we have to see our verse for the day. Alright mga ka-ventures, yes, isa na namang topiko na ating i-boot up. At syempre, we are so concerned sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas, saan man kayo sa buong mundo. Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon ay puro pera. Nako, puro pera mga ka-ventures. Kasi ito na naman tayo sa mga problema o issue sa mga ayuda kahit sa labas ng bansa natin. Yung mga ayuda ng mga OFW ay may mga hocus pocus at magic rin. At ito na naman ay ang ayuda mismo sa ating bansa. But atin mo nang panoorin ito. Please watch this. Sa Metro Manila, 78% ng ayuda ang naibigay na. Sa Bulacan, 76%, habang 68% pa lamang sa Cavite. 90% naman ang tapos ang distribusyon sa Laguna, habang 68% sa Rizal. Sisiguro din po namin na hanggang May 15. Alright guys, so nakita nyo naman ang budget ng NCR Plus. So matotal yan ng 22.7 billion pesos. Wow! Ang laki. Naku mga ka-ventures, sa NCR Plus pa lang yan. How much more kung sa buong ayuda including SAP 1 and 2. So magkano na lahat-lahat yan? Naku, sobrang laki mga ka-ventures. Yun na nga, marami namang talagang mga makakatiang kamay na kahit ganyan kalaki ang mga ayuda, ay maraming mga reklamo na natatanggap. So, ang investigasyon ay it will take time. Ay, yun na nga, may ipapakita tayong video na talagang maraming reklamo. So, please watch this. Umabot na sa mahigit 10,000 ang natanggap na reklamo ng Presidential Anti-Corruption Commission kaugnay sa pamamahagi ng ayuda mula sa Social Amelioration Program 1, 2 at pinakahuli itong ayuda mula sa national government para sa National Capital Region Plus. Karamihan sa mga reklamo ay galing sa mga beneficiary na ipinadala sa kanilang social media page at hotline number. Kaugnay nito ayon kay PACC Commissioner Greco Beniga, pupulungin nila ang Department of the Interior and Local Government at Department of Social Welfare and Development para hingan ng paliwanag. We will find out kung ba ang ginagawa nila. Kasi nakakailang ilang tranches na yun eh. SAP 1, SAP 2, tapos ayuda. Puro may reklamo. Pero bumababa naman ang reklamo. Nais ng PACC na malinawan kung ano ang sistema ng pamamahagi o saan nagkaroon ng problema. Nilireklamo yung mga barangay. Barangay, mayor, minsan nilireklamo mayor.
So hindi naman nire-reklamo sila secretary, sila undersecretary, sila asset. Hindi naman sila nire-reklamo. So yun sa amin, pero dumarating sa amin yung reklamo. So kaya kami nag-iimbestiga ngayon is bakit lagi may reklamo? So paano ba ang sistema nyo dyan? Tiniyak ni Belica na hindi sila magdadalawang isip na magsampa ng kaso kapag nakakalap sila ng sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa mga opisyal ng pamahalaan na sakop ng kanilang jurisdiksyon. Maaaring tumawag o mag-text sa PACC hotline number na 0906-692-7324 para sa mga reklamo o magtungo sa social media page ng ahensya. Samantala, wala pang reaksyon o tugon ang DILG. Alright mga ka-Vinchers, nakikita nyo naman ang ating video na 10,000 mahigit pa, no, ang mga makati ang kamay. Naku, ang dami talagang makakating mga kamay mga ka-Vinchers. Imagine 10,000 mahigit. If you evaluate in CR from SAP 1, SAP 2, and SAP 3, yung iba na nga nananahimik na lang yan eh. Hindi na nga nag-brought up o hindi na nagre-reklamo para wala ng gulo. So hindi lang 10,000 talaga mahigit ang dapat ireklamo. For sure, siguro sa buong Pilipinas, aabot niya ng either 50,000. Diba? Kasi nga, yung iba, hindi na lang nagre-reklamo, nananahimik na lang. Okay? So, talagang pag-ayuda ng pag-uusapan ay yung mga opisyal din ng gobyerno ay talagang nagto-turn around yung kanilang mga utak kung papaano nila mamagikin na magkakaroon sila para sa kanilang sariling kapakanan at bulsa. No, mga ka-Ventures. Grabe talaga mga ka-Ventures. Ay, ako. So, ito na ang resulta mga ka-Ventures kung hindi papansinin ang lunas. Kaya, ilang bilyon in CR plus pa lang yan. O, diba? Di pa kasali niyan yung mga makakaranas ng adverse effect. At, syempre, may mga makakatina naman ang kamay at nagte-turn around na naman yung utak kung paano imamagic para makakashare siya doon sa pundo ng may adverse effect. So, talagang pupunuin na naman nila ang kanilang mga bulsa, mga ka-Ventures, dahil sa pandemic. Talagang nadadamay pa ang mga kapakanan ng ating mga kababayan na instead ay pagkain na ihahain sa mesa ay nandoon sa kanilang bulsa at sa kanilang mga wallets, no? Sobrang kapal mga ka-Ventures. Yung iba nga na mga konsehal na nasa barangay o sino man mga Poncho Pilato na nagkakaroon na ng mga sari-sari store sa kanilang mga tahanan after no mga distribution ng either SAP 1 or SAP 2, and we don't know kung ano pang magiging issue dito sa funding na nai-release sa NCR Plus. Naku mga ka-Ventures, grabe. Tapos may mababalitaan na naman tayo sooner, kaya mag-abang na lang tayo sa mga balita. Kasi for sure ay mismo may iba pa nga involved yung mayor, involved yung treasury sa municipality, no? Kasi sila ang nagko-control sa mga pangalan na bibigyan. Okay, so mga konsehal, mga kapitan, hay nako mga ka-Ventures, instead na ito ay para sa pamilya na talagang apektado ng dagok ni Cubido, no? Para ito ay magiging for survival, no? Dahil sa lockdowns. Oh, kaya nagkakaroon ng lockdown kasi nga wala na naman silang pansin sa lunas. Okay. So, hay nako mga ka-Ventures. Wala talaga mga ka-Ventures. Manghihina ka kung iisipin mo. Kasi nga, syempre,
binigayan ng gobyerno. So masaya tayo kasi nga at least may ayuda, no? Kahit nga sa amin dito sa Middle East, may ayuda sana, eh, hindi naman kami lahat nakakatanggap dito kasi mina magic na naman ng mga makakatiang kamay. May limit. So napakalimitado itong ginawa nilang ayuda. So we will understand na hindi naman talaga malaki ang pera, pero hindi lahat ng mga OFW na naghihirap dahil sa pandemya ay nabigyan. So it's really unfair. Kaya mga ka-ventures, ay patuloy tayong magmasid at magmatsyag dahil hindi natin alam, no, kung saan pa to tutungo itong ating panahon. Hindi natin alam kung matatapos na ba to next year or this year, no? So hindi natin alam kasi matatapos na ba ang pagtaas ng mga kaso or talagang pababa na ng pababa hanggang matapos na ang lahat. So we are just hoping for the best of everyone. So we are just hoping na ang lahat ng ating mga kababayan ay hindi madapuan nitong ating problema ngayon na lahat ay apektado, negosyo, pamilya, relasyon sa pamilya. Eh siyempre yung mga OFW hindi na nakakauwi dahil sa problemang ito. Tapos ito pa yung mga opisyal natin sa gobyerno na mga makakatiang kamay at pasaway na instead na may ayuda sapagkat napupunta lang sa kanilang bulsa. So ang mga nangangailangan na pamilya mismo na naghihirap at naghihikahos ay hindi lahat nabigyan at hindi naging patas. So may nagre-reklamo nga kay Mr. Rafi Tulfo dati about sa ayuda na yan, no? May mga hindi nakatanggap. Hay nako, ang sakit sa ulo mga ka-ventures, ang sakit sa ulo. So we hope na yan na, last na yan yung mga lockdowns dyan sa NCR Plus para naman ay wala nang ipamudmod ang ating gobyerno ng mga ayuda kasi puro naman utang yan. Tapos dun, dito lang sa atin, tayo lang din ang magbabayad kasi iaangat yung mga taxes. O syempre, sino nagbabayad? Kaya pamahal na ng pamahal ang ating mga bilin at hindi na tayo makabawi dahil sa mga taxes na lulubo din kasi nga dahil sa utang ng gobyerno ay magbabayad ang mga taong bayan. Kaya mga ka-ventures, ito na ang resulta na ang lunas ay hindi pinansin. So pabalik-balik natin itong isambit sa kanila at ipamukha sa kanila kung ang lunas pa ay binigyan nila ng halaga, ay sure na sure hindi tayo magiging lugmok sa utang. So yun yung mga ka-ventures. So sana'y may natutunan na naman tayo for this day sa ating vlog at sana'y nandyan pa rin kayo para samahan nyo ako dito pa rin sa ating pagsiwalat sa lahat ng ating mga saloobin, sa lahat ng ating mga nakikita. Kaya itong tinatawag na freedom of speech na tayo mga mamayan ay talagang sawayin natin yung lahat ng mga nakikita natin na mga kapalpakan. Para naman ay ang ating bayan ay magiging mas maunlad pa. Kaya one on one, hand in hand, na tayo iangat ang isa't isa tungo sa kaunlaran ng bayan. Okay? So, mag-ingat kayo palagi mga ka-ventures at see you again soon sa ating mga vlogs at hope na magbahagi pa rin kayo sa ating mga comment section dyan at makikita din naman ng mga viewers natin yan kung hindi natin alam kung kailan mag-viral itong mga video natin. Basta, at least we are giving our voice, we brought up our voice para makita din sa iba't ibang mga tao na tayo ay nagkaisa, no? So God bless us all at keep safe. See you in the next one. Puta sa
aking channel. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy. And as always, remember, ang buhay ay inspirasyon ng pag-ibig na ginagabayan ng kaalaman mula sa Panginoon. And see you in the next one. God bless.